Destiny is made by the Almighty, but we human choose our direction. Papa Dudot, ang direksyon na dapat tatahakin ko ay sigurado na. Sigurado sa maginhawang buhay dito sa lupa at maging sa langit. Hindi sana ako dadanas ng hirap dahil sa kasaganaan ng mga bagay-bagay at proteksyon ng mga tao sa paligid ko. Halos lahat ay sigurado na sa direksyong yon na itinuturo sa akin ng mga taong nagpalaki sa akin. Pero lumihis ako at sinunod ko ang direksyon na gusto ko. Sa direksyong ginusto ko ay naghirap ako at nanganib ang buhay. Ilang beses na akong muntikan ng mamatay, pero yon ang direksyong ginusto ko. Ang magsugal ng buhay para masunod lang ang nais ko. Papa Dudot, itago mo na lang ako sa pangalang Aquiles or Iles. At narito ang ilang bahagi ng kwento ng buhay ko. Dear Papa Dudot, lumaki ako ng sagana sa lahat ng bagay. Napakayaman ng Lola Emmy ko. Maliban sa malaking pabrika ng mga karton sa Valenzuela, ay may mga negosyo pa siya sa Kalakhang, Maynila. Mga apartments at mga lupain sa Visayas at maging sa Mindanao. Ang lahat ng kayamanang yun ay naisalba na lang ni Lola, ngunit muntikan nang mawala ang lahat. Ayon sa kwento ni Lola at ng mama ko, noong maliit pa raw si Lola Emmy ay nagkasakit ito ng malubha na hindi kayang lunasan ng kahit na pinakamahusay na doktor. Ang papa ni Lola Emmy ay nagpanata daw sa bataan upang madugtungan ang buhay ng kanyang anak. Mula sa pinaniniwala ang himala ay gumaling si Lola Emmy, ngunit ang panata ng kanyang papa ay hindi nito natupad. Naningil daw ang Panginoon. Ang papa ni Lola naman ay malubhang nagkasakit. At sa kagustuhan nilang maisalba ang buhay nito, ay naglustay sila ng malaking halaga hanggang sa muntik ng masaid ang kanilang kabuhayan noon. Namatay pa rin ang papa ni Lola. Nasa high school na raw si Lola Emmy noong mamatay ang kanyang papa. Ibinilin daw ng papa nito sa kanya na gumawa rin si Lola Emmy ng panata at mangako ito na kanyang tutuparin. Nagpanata din si Lola Emmy. Ang naging panata ni Lola ay magiging pare ang unang anak o unang apo nitong lalaki. Nag-asawa si Lola Emmy pero minalas na puro babae ang pitong anak nila ng nasirang Lolo Martin. Ang mama ko ang panganay kaya't sa kanya naipasa ang panata. Ang unang magiging anak na lalaki ni mama ang siyang tutupad sa panata ni Lola Emmy. Limang babae ang naging unang anak ni mama. Ako ang pang-anim at ako lang ang nag-iisang lalaki. Kaya dapat ako ang magiging instrumento upang matupad ang panata. Magiging pare ako at iaalay ko ang buong buhay ko sa Diyos. Natatandaan ko pa kung papaano ako pinahalagahan ng buong pamilya. Hindi lamang ng Lola Emmy at ni Mama, kundi ang mga iba pang anak ni Lola Emmy. Ako na yata ang pinaka-espesyal na bata sa aming pamilya dahil sa akin nakasentro ang kanilang pagmamahal at pag-aalaga. Kasi nga, sa akin nakasalalay ang katuparan ng panata ni Lola. Sina Mama, Lola at Yaya Marta ang mga lagi kong nakakasama mula noong maliit pa ako. Si Papa ay abala sa trabaho bilang manager sa isang negosyo ni Lola Emmy. Hindi kami naging malapit ni Papa. Sunod-sunuran kasi siya sa mga gusto ni Mama at ni Lola. Mahirap lang daw kasi sina Papa at doong mapangasawa siya ni Mama sa kapalang daw guminhawa ang buhay niya. Nasabi ito minsan sa akin ni Lola. Mula noon ay pinansin ko nga na hawak ni na Mama at Lola sa liig ang tatay ko. Maliit pa lang ako noon, ang yaya ko na si Yaya Marta. Isang babae na sa halip na basahan ako ng mga children's stories
ay mga kwentong hango sa Biblia ang araw-araw na binabasa sa akin. Memoryado ko na yata lahat ng mga nangyari noong unang panahon pa ni Moises. Noong mag-kinder ako ay isang napakagandang Catholic school ako pinag-aral. Doon na rin ako nag-elementarya. Sa isang Catholic exclusive school for boys pa rin ako nag-aral noong high school. At sa maniwala kayo o hindi, ay yaya ko pa rin noon si Yaya Marta. At kahit high school na ako, ay nagbabantay pa rin siya sa eskwelahan ko. Sanay na ako noong matawag na Yaya's Boy. Dahil ako lamang ang sinasamahan ng Yaya noon. Elementary pa lang ako ay tinatawag na akong Yaya's Boy. Kaya talagang sanay na ako. Dahil dito ay tanging si Marcus lang ang naging kaibigan ko noong high school. Ayaw kasi nila akong kaibiganin dahil sobrang baduy daw ako. Marami nga ding nagsasabi na bakla daw ako. Si Marcus, scholar kasi, hindi sila mayaman kaya feeling niya ay out of place siya sa mga mayayaman at borges naming mga classmate. Iniisip ko rin noon na kaya siguro siya nagtsatsaga na makipagkaibigan sa akin dahil hindi siya belong sa mga classmates namin. Pasado si Marcus sa kilates nila Lola at Mama. Mukha daw kasing harmless. Memoryado ni Lola at ng Mama ko ang schedule ko sa eskwela. Oras ng pasok at pag-uwi, kaya alam nila kung anong oras ako dapat ihatid at sunduin ng driver. Parang bahagi ng routine nila ang alalahanin na dapat ay sa tamang oras ay nasa bahay na ako. Kaya never kong naranasan ang maglakwatsa. Nakakatawa nga na laking Maynila ako pero hindi ko kabisado ang pasikot-sikot. Ang daming bawal kina Lola na hindi ko rin inangalan o wala akong kakayahang umangal. Bawal mag-party, bawal manood ng sine at kahit sa TV sa bahay. Kapag may temang nakakasira sa kaisipang banal, ang palabas ay bawal. In short, pinalaki nila akong labas sa uri ng mundo. Gusto nila akong lumaking banal, gaya ni Kristo. Yun daw ang dapat dahil magpapari ako. Gusto nilang hindi ko maranasan ang buhay normal ng ibang kabataan dahil daw baka magustuhan ko at mawala na sa isipan ko ang maglingkod sa Diyos. At ialay ang buhay ko para sa panata ni Lola. Pero bigla ay nagbago ang lahat. Bigla ay nagustuhan ko ang mamuhay ng normal gaya ng iba. Bigla ay naramdaman ko at naisip ko na may sarili akong buhay at hindi tama na sunod-sunuran ako sa gusto ni na Lola. Nangyari ito noong 4th year high school na ako. Sa Boy Scout Camp sa Palayan City, Nueva Ecija. Iba na kasi noon ang administrator ng school namin at hindi na siya kayang paikutin ni Lola. Noon kasi kayang-kaya ni Lola na pasunurin ang mga tao sa school dahil sa impluensya niya ng kanyang pera. Pero noong high school ako ay wala nang nagawa si Lola. Pinayagan niya akong sumama sa Boy Scout Camp. Tutal na ay puro lalaki naman daw ang mga nandoon. Kasama ko rin noon si Marcus. Noon ko unang naranasan ang maging malaya. Hindi rin kasi siyempre pwedeng sumama si Yaya Marta. Sa labas ng camp ay baryo. At mayroong maliit na beer house. At yung ibang katent namin ay nagsabi na tatakas kami para mag-beer house. Ayoko rin noong una pero inasar nila ako na talagang bading ako kaya napapayag na rin nila akong sumama. Doon nga ay nag-inuman kami. At yung babae, nakausap ng isang kaklase ko ay biglang lumapit sa akin at dinera ko. Medyo lasing na ako noon kaya napilit nila akong lunukin ang beer. Hindi masyado maganda yung babae pero noon ay naramdaman ko na totoong lalaki ako. Hanggang sa humantong kami noong babae sa maliit na kamalig sa likod ng beer house. Doon ay may nangyari. At gusto ko ang nangyari. Masasabi ko ngang ang saya-saya ko noong gabing iyon kahit na hindi ko alam na binubusuhan pala kami ng mga kaklase ko.
Pinansyawan nila ako noon pero okay lang. At least, natuwa pa rin ako sa sinabi ni Dwight. Lalaki ka naman pala eh, sabi niya. Marami pang nangyari sa camp kapag tumatakas kami. May mga nakilala pa kaming mga estudyante rin na kaedad lang namin. Yung isa doon ay si Janice. Niligawan ko siya at agad namang napasagot. Noong yayain ko siyang patunayan niya na talagang mahal niya ako, sa pamamagitan ng pagsama sa akin sa ilog noong gabi ay hindi siya sumama. Noong ko rin naintindihan na hindi lahat ng bagay ay madaling makuha. Ngayon pa man ay masaya pa rin ako kahit na pakiramdam ko ay napaka-eksi na mga araw sa campsite. Ninais ko na sana ay magtagal pa ang camping. Gustong gusto ko kasi na malaya ako, na nagagawa ko ang gusto ko. Umuwi ako sa amin at nakita ko kung gaano ka-interesado si na Lola na makinig sa mga kwento ko tungkol sa campsite. Madalang lang akong magsinungalin pero noon ay nagawa ko pang gumawa ng kwento ng hindi totoo para lang mailihim ko ang totoong nangyari. Tuwang-tuwa pa ako noong makita ko na naniwala sa akin si na Lola. Ang sarap din pala kasi ng pakiramdam ng mga taong sumasaklaw sa buhay mo at nagdidikta sa'yo ay paminsan-minsan ay naiisahan mo rin. Hindi ko makalimutan noon ang pangyayari sa Palayan City, lalo na yung babae sa beer house. Noon papadudot ay natuto na rin akong magpaligaya sa sarili ko. Minsan nga ay muntik na akong mahuli ni Yaya Marta. Sanay kasi sila na laging bukas ang silid ko at papasok lang ang gustong pumasok. Kaya nga noong matutunan ko yung ganun, ay natuto na rin akong mag-lock ng pinto. Bagay na inusisa ni Lola. Dati raw ay hindi naman ako nagla-lock ng pinto. May mga ginagawa ka ba na hindi naman dapat malaman o makita? Tanong ni Lola noon. Siyempre, nagsinungalin ako at para hindi humaba ang kwento ay nangako ako na hindi ko na ulit ilalak ang pinto ng kwarto ko. Pero mula noon ay sa banyo ko na yun ginagawa. Kapag ako'y nababato, pinaglalaruan ko ang buhay. Hindi ako okay noong malapit na ang graduation. Noon ko palang na-enjoy ang high school life ko dahil barkada ko na rin noon si na Dwight. Belong na kami ni Marcos noon sa grupo nila. Kahit hindi kami nakakasama sa kanila sa labas ng campus ay enjoy naman kami ang tropa sa loob ng school. Si Yaya Marta ay kasama pa rin sa school pero napakikiusapan ko na siya noon na huwag na lang siyang magsusumbong kina Lola. Hindi naging madali kay Yaya Marta ang makipagkumpormiso sa akin. Pero yung titig niya sa akin noon ay nagpapahiwatig na nauunawaan niya ako. At naaawa siya sa akin matapos kong sabihin na gusto ko ring mabuhay ng normal kagaya ng ibang kabataan. Hindi naman siya nagkukulang ng paalala sa akin. At nangako din siya noon na hindi nga siya magsusumbong kina Lola basta huwag lang akong sumobra sa pakikipagbargada. Siya daw kasi ang diretsyang malilintikan kina Lola. Noong mga panahong ito ay naramdaman ko na ang main love ng tunay kay Mia. Anak siya ng katiwala sa school canteen. Hindi siya masyadong maganda at alam ko na wala siyang boyfriend noon. Do alam ko din na marami na siyang naging boyfriend sa school. Hindi yun maiiwasan dahil walang babae sa school namin. Kaya mga schoolmates ko ay atat na atat sa babae. Nag-aaral sa public school si Mia at tuwing hapon ay nagpupunta siya sa school upang tumulong sa nanay niya. Si Dwight ang gumagawa ng paraan para malapitan ko si Mia. Nagbiro kasi si Dwight noon. Mia, niligawan ka raw ni Achilles, sabi ni Dwight. Tinignan muna ako ni Mia bago nagsalita. Di ba, magpapari yan? Sabi niya saka tumalikod. Hindi kasi naging lihim sa school namin ang tungkol sa pagkukulture ni na mama at lola sa akin para maging pare. Na curious ang lahat noon kung bakit high school na ako ay mayaya pang nagbabantay sa akin.
Ang paliwanag ni Yaya Marta ay yun nga, at ayaw nila akong maging kagaya ng ibang kagaya ng kabataan na naiimpluwensyahan ng mga bisyo. Magpapari ka naman daw tol eh, sabi ni Dwight. Hindi ko masabing hindi ako magpapari, pero yun ang gustong marinig sana ni Mia mula sa akin. Noon kasi ay hindi ko pa alam kung papaano ko kokontrahin sina Lola or uubra kaya kung sasabihin ko na ayaw kong magpari. Panata kasi yun ni Lola at hindi pwedeng hindi yun masunod. Pero Papa Dudut, nagkaroon kami ni Mia ng pagkakataong maging malapit sa isa't isa. Kahit na noong una ay naging mag-friends na lang kami. Lagi kami nag-uusap noon at alam rin ni Mia na hindi ko naman talaga gustong maging pare. Kaibigan ang turing niya sa akin pero ako, alam ko na noon ay mahal ko na siya. Tuwing hapon ay binibilisan ko ang lumakad papuntang school canteen upang makita at makausap si Mia. Kahit na kulang na lang ay hilahin ako ni Yaya Marta palabas ng school kung saan naghihintay na ang driver. Kina-question na nga kasi ni Lola ang madalas naming pagka-late sa pagdating sa bahay. Bagay na dati ay hindi naman nangyayari. Kung minsan kasi ay tumatagal ang pakikipagkwentuhan namin ni Mia. At ang totoo, kung ako lang ang masusunod ay gusto ko nang matagal na matagal kaming mag-uusap. Hanggang sa sumapit na ang graduation namin. Alam ko na ang pagtatapos ng graduation ay baka hindi na kami magkita ni Mia. Hindi kasi ako nakakalabas ng mag-isa or dapat ay valid ang rason ko para lumabas. Noong araw ng graduation namin ay gumawa ako ng paraan para sandali kong iwan sina Mama at Lola. Mabilis kong tinungo si Mia na noon ay busy sa pagtitinda. Marami kasing tao noon sa canteen at halos hindi niya ako mapansin pero noong mapansin niya ako ay biglang sumilay ang ngiti sa mga labi niya. Uy, ang gwapo mo naman sa suot mo, sabi niya. Hindi ko yun pinansin. Niyaya ko siyang mag-usap kami sandali na kami lang pero hindi daw pwede dahil maraming bumibili. Mia, baka hindi na tayo magkita pagkatapos ng graduation namin. Natigilan siya. Tapos, tinitigan ako. Lumungkot ang itsura niya sandali pero pinilit niyang ngumiti. Pupunta ka na sa room? Sabi niya. Ewan? Sagot ko lang. May mga salitang gustong gusto ng puso kong iparinig kay Mia. Pero nauumid ang dila ko o wala akong lakas ng loob para isatinig sa kanya. Tapos, nagdatingan ulit ang mga tao. Nahawi ako mula sa harap ng counter dahil sa dami ng mga bumibili. Tinitingan ko siya habang abala siya sa kanyang ginagawa. Si Mia ang pinakamagandang babae para sa akin noon. At masakit sa akin na magkakalayo kaming hindi ko man lang nasasabi sa kanya na mahal ko siya. Bumuelo ako noon para sabihin kay Mia na mahal ko siya. May tumawag sa akin. Si Yaya Marta at hinahanap na raw ako nila Lola. Sandali na lang po, pakiusap ko. Pero hindi pumayag si Yaya dahil talagang hindi na raw mapakali si Lola. Hinila na ako ni Yaya Marta palabas ng kantin. Noong tignan ko si Mia ay nakatingin din siya sa akin. Sa mga mata ko, kung saan tumutulo ang mga luha ko noon. Pinahid ko ang mga luha ko noong naglalakad na kami ni Yaya pabalik ng school gym kung saan ginaganap ang graduation. Akilis, may tumawag sa likod ko. Noong lingunin ko ay si Mia at tumatakbo palapit sa amin. Tumigil ako para hintayin siya at nagulat ako noong maabutan niya ako at niyakap niya ako. Niyakap ko rin siya at noong kumalas siya sa pagkakayakap niya sa akin ay hinalikan naman niya ako sa pisngi. Napansin ko na may luha din siya sa mga mata niya. Magkikita pa tayo, sabi niya. Alam ko gagawa ang Diyos ng paraan para magkita pa tayo, dugtong niya.
Mahal kita, Mia. Sa wakas ay nasabi ko, alam ko at mahal din kita, Aquiles. Sagot niya, you love me. Alam ko na marami pa kaming dapat pag-usapan ni Mia, pero bigla ay hinila na naman ako ni Yaya Marta. Noon ay gusto ko nang upakan si Yaya para matigil sa pangungulit sa akin. Pero alam ko na natatakot lang siya kay Lola. Naghiwalay kami ni Mia noon, pero umasa ako na muli pa kaming magkikita. Naramdaman ko na kapag nagkita kami ni Mia ay magiging masaya na kami. Ganito ako umasa noon. Pag-asang nabigo. Sa bahay ay may malaking pagdiriwang noon. Nandoon lahat ng kamag-anak namin, especially ang mga auntie at uncle ko. Nagulat ako noong marinig ko si Lola na nagsabing sa Sabado ay pupunta kami ng Rome. Dadalhin daw nila ako sa Rome at noon ay naghahanap ako ng taong makakausap. Taong tutulong sa akin upang makalabas sandali ng bahay at hanapin si Mia. Alam ko na wala na noon si Mia sa school canteen at hindi ko alam kung saan ang bahay nila. Basta kung mayroon man akong gustong gawin noon, noong oras na yun ay makita at makausap si Mia, pero hindi ko alam kung papaano. Nakatanaw ako sa gate. May mga tao doon na kausap ang guard namin. Sa terrace ay nakita ko si Papa. Nakatingin din siya sa akin na para bang alam niya kung ano ang iniisip ko. Pero alam ko na hindi ko siya maaasahan. Hanggang sa pumasok na lang ako sa kwarto ko at doon nagwala. Sumapit ang Sabado ng gabi. Nasa bahay lahat ng anak nila Lola at simpleng despedida party raw ang gagawin para sa akin. Lahat ng anak ni Lola ay may mga pabaon na perang direkta nilang inabot sa akin. Bawat isa sa kanila ay may good luck message sa akin. Parang noon pa lang ay tumatalaw na sila ng utang na loob sa akin dahil ako ang nagsasalba sa mga buhay nila mula sa kalamidad na maaaring maganap. Kapag hindi natupad ang panata ng Lola Emmy. Lahat ng anak ni Lola ay nagkaroon ng maayos na kabuhayan. Lahat sila ay may kaya. Kaya kung malaki talaga ang perang tinanggap ko ay natural lang. Sa silid ko ay nakahambalang ang mga malalaking bagko na puno ng mga gamit. Pinagsisipa ko ang mga iyon dahil alam ko na hindi ko sila madadala. Hindi ko kayang dalhin ang mga naglalakihang bag na iyon sa aking pagtakas. I want to break free. I want to break free. Natutulog na ang lahat. Kahit ang gwardiya sa gate noon, matapos ang despedida party sa bahay. Malakas ang pagkabog ng dibdib ko noong nasa likod ko na ang backpack na puno ng ilang damit at mga papeles na kailangan ko sana sa pag-i-enroll sa Rome. Inakyat ko ang bakod at nakaramdam ako ng kakaibang saya noong kahit na alangan ang pagbagsak ko sa kalsada ay masaya pa rin ako dahil nasa labas na ako ng bakuran. Masaya ako na parabang bilanggo na sa wakas ay nakalaya na. Pero narinig ko ang ingay ng gate at noong lingunin ko ay nandoon si Papa at gwardiya. Sumigaw si Papa, pinababalik niya ako pero tumakbo ako. Hindi ko alam na hinabol pala ako ni Papa at madali din niya akong naabutan. Sinunggaban niya ang backpack ko kaya halos matumba ako noong bigla niya akong hilahin. Bitawan mo ako! Galit na sabi ko sa kanya sabay ng malakas na tula kay Papa. Pero hindi ako nakawala sa pagkakahawak niya sa braso ko. Bakit ka tatakas? Saan ka pupunta? Pasigaw na tanong niya. Kahit saan, basta gusto ko nang tumakas. Gusto kong lumaya. Ayokong maging kagaya mo na sunod-sunuran sa mga gusto nila. Sigaw ko kay Papa. Maikling salita na parang nagpahina sa kanya.
Dahil noong itula ko siya ay nakawala ako sa pagkakahawak niya sa akin at noong tumakbo ako ay hindi niya ako hinabol muli. Sumakay ako ng taxi. Basta sabi ko kahit sa ang terminal papuntang Laguna. Ang sarap ng pakiramdam ko noon, Papa Dudot, na mag-isa ko lang na nalilibot ang malaking lungsod ng Maynila. Noong ko lang yun nagawa. Noong nasa terminal na ako papuntang Laguna ay naisip ko na hindi ako dapat pumunta sa mga lugar na may kamag-anak si Lola Emmy. Sa Laguna kasi ay may kamag-anak sila at Laguna ang una kong naisip na puntahan dahil humahanga ako sa kagandahan ng lugar noong magpunta kami doon. Naisip ko na kung saan walang kamag-anak si Lola Emmy. Sa Baguio kasi ay meron din kahit sa Pangasinan at sa La Union. Inimagine ko noon ang mapa ng Pilipinas na kabisado ko naman. Hindi ako pwede sa South dahil alam ko na magulo sa Mindanao. Sa North, nandoon ang Nueva Vizcaya, Ifugao, Isabela, Mountain Province, Abra, Ilocos hanggang sa maalala ko na nasa dulo ang Cagayan. Sa lampas ng Cagayan ay may maliit na isla. Fuga Island, Camiguin, Dalupirik, Kalayaan, Babuyan, Batanes. Pero naisip ko na malayo na rin ang Cagayan at dito ay walang kamag-anak si Lola. Noon ay nilisan ko ang terminal. Sumakay ulit ako ng taxi at sinabi ko sa driver na dalhin niya ako sa terminal ng papunta ng Cagayan. Sumakay ulit ako ng taxi at sinabi ko sa driver na dalhin niya ako sa terminal na papunta ng Norte. Sa bus pa lang ay inisip ko kung papaano ako mabubuhay ng mag-isa. Marami naman akong pera. Sa anim na kapatid ni Mama ay pinakamababa ang $300 na inabot ng bawat isa sa akin bilang pabaon sa pagpunta ko sa Rome. Plus may dati akong pera na mahigit 5,000 pesos noon na siya kong ginamit sa mga taxi at sa bus. Umaasa ako noong makarating ang bus ng mabilis sa paruroonan ko. Malugod kong nilanghap ang hangin noong pagbaba ko ng bus. Ang tagal ng biyahe at alam ko na hindi na ako masusundan nila Lola Emmy. Malaya na ako. Sumakay ako ng tricycle at nagpahatid ako sa isang hotel. Hindi maalis sa puso ko ang saya at excitement. Buo na sa isipan ko ang mga gagawin ko para mabuhay ng mag-isa. May mga pagdududa ako noon pero handa akong maghirap at lumaban. Alam ko na hindi rin magtatagal ang pera ko kaya kailangan kong magtrabaho habang nag-aaral. Excited ako sa ideya na bubuhayin ko ang sarili ko. Sariling sikap at na-imagine ko ang hirap pero hindi nawawala ang saya dahil malaya na ako. Don't you ever wish you were someone else? You were me. Dumaan ang maraming taon, Papa Dudot. Marami na akong napagtrabahuhan. Una ay naging helper ako sa isang maliit na grocery store habang nakatira sa isang boarding house. Marami pa akong pera noon pero gusto ko lang talagang sanayin ang sarili ko sa hirap. Nagkasakit pa ako nung sumunod na araw matapos ang unang araw ko sa grocery. Nanibago ang katawan ko sa trabaho pero sinikap ko pa rin pumasok kinabukasan. Hindi lang naging maganda ang pakikitungo sa akin ng mga katrabaho ko kaya ako umalis doon. Sa grocery ay tinubuan ako ng kalyo sa palad. Pumasok ako bilang waiter, dishwasher sa isang karinderya. Doon ay nagkasugat-sugat ang mga kamay ko dahil sa chemical na sobrang ginagamit sa paghuhugas. Hindi naman kasi dishwashing gel ang gamit nila. After karinderya ay nag-apply ako sa isang sikat na fast food chain at kaagad namang natanggap dahil na-impress sa akin ang bading na manager. Impressive daw ang interview ko, plus I have the looks daw. Noong time na yun ay medyo pumangit na nga ako eh.
Lalo na ang balat ko dahil hindi na ako nakababad sa aircon kapag natutulog sa gabi noong nasa bahay ako ng Lola Emmy ko. Hindi na rin masustansyang pagkain ang mga kinakain ko. Mula noong nabubuhay na ako mag-isa ay kung ano-anong mga pagkain na lang ang kinakain ko. Lalo na noong una, halos puro mga hamburger ang kinakain ko. Noong sumapit ang enrollment ay nag-enroll na ako para pumasok. Noon ay alam ko na bukas na rin ang school ko noon sa Manila kung saan nagtatrabaho ang nanay ni Mia. Kinahapunan ay tumawag ako kina Mia. Nasaan ka? Yun ang unang tanong ni Mia. Hindi ko sinabi kung nasaan ako. Umuwi ka na. Pinagbibintangan ako ng mama mo na tinatago kita. Sabi niya. Huwag mong sasabihin sa kanila na tumawag ako. Sabi ko. Umuwi ka na please. Baka kung ano pang mangyari sa'yo dyan. Alalang sabi ni Mia. Okay lang ako dito. Masaya kahit mahirap. At least malaya ako. Hanggang kailan ka dyan? Tanong niya. Hindi ko alam, Mia. Miss na kita. Sabi ko. Wala akong narinig na sagot mula sa kanya. Mahal na mahal pa rin kita, Mia. Sabi ko pa. Narinig ko ang paghinga niya ng malalim bago nagsalita. Parang may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi. Sandali lamang kaming nagkausap dahil marami daw tao, mga enrollees na nagmemeryenda. Naging madalas ang pag-uusap namin ni Mia sa telepono. Hanggang sa hindi ko na rin napigilang sabihin sa kanya kung nasaan ako. Pati kung saan ako nag-aaral. Pero pinagpangako ko siya na huwag niyang sasabihin sa kahit na kanino. Kahit sa nanay pa niya. Nangako naman siya, pero may isang hapon na nagtapat sa akin si Mia. Pagtatapat na sobrang nanakit sa akin. Mayroon na raw siyang ibang boyfriend. Noon pa raw kasagsagan ng paghahanap sa akin ni na Lola ay binabalik-balikan daw kasi siya ni na Lola at pilit na pinapaamin kung nasaan ako. Hanggang sa masabi daw ni Mia na hindi niya ako pwedeng itago dahil wala namang kaming relasyon. At para daw mapagtibay niya, ang kanyang sinabi ay sinagot niya si Dave, isa sa mga nanliligaw sa kanya. Binilin pa daw niya kay Dave na laging pumunta sa canteen upang makita ni na Lola na may boyfriend niya siya. Nakatulong daw yun dahil mula noon ay tinigilan na siya ni Lola Emmy. I'm sorry, Ellis. Sabi lang ni Mia. Hindi ko yun nasagot dahil hindi ko alam kung anong sasabihin ko. I'm sure maraming babae dyan. Mas magaganda kesa sa akin. Baka kakita ka ng masigit pa sa akin. Sabi niya. Ingat ka lang lagi and kung kailangan mo ng makakausap, tawagan mo lang ako kahit sa bahay. Sabi pa ni Mia. Ibinigay naman niya sa akin ang number nila sa bahay nila. Masakit ang pag-uusap naming iyon ni Mia. Pero sinikap kong tanggapin. In the first place, tama siya. Maraming magagandang babae dito at makakatagpo nga ako ng mas higit pa sa kanya. Si Catherine ang kauna-unahang babaeng niligawan ko. Schoolmate ko siya, pero sa ibang college. Kakaiba kasi ang kagandahan ni Catherine. Babae pero mukhang matapang at matibay. Naikwento ko sa mga kaibigan ko ang tungkol kay Catherine at noon naman ay binigyan nila ako ng babala na huwag kong lulukohin si Catherine dahil nga sa ugali nito. Sabi ko naman, wala naman talaga sa bukabularyo ko ang manloko ng tao. Lalo na kung hindi naman ako niloloko. Makalipas ang 4 na buwan ng panliligaw ko kay Catherine ay sinagot niya ako. Noong kami nagsimulang maging maligaya. Noong ko naramdaman na hindi na ako nag-iisa. May kakampi na ako at isang babaeng mahal ko at mahal din ako. Just a gentle whisper, tell me that you go. Nakilala ko na rin ang mga pinsan ni Catherine na kasama niya sa apartment na inuupahan nila.
Mga babae at lalaki ang pinsan niya. Medyo ilaga ko sa mga lalaki dahil iba sila kung makatingin. Pero noong magtagal ay naging close na rin kami. Lalo na si Kuya Joseph na parang pinaka, parang panganay sa apartment nila. May isang gabi na hindi na ako pumasok sa trabaho ko dahil nagyaya si Kuya Joseph ng inuman. At hindi ko naman tinanggihan. Kasama ko sa inuman ang apat pang pinsang lalaki ni Catherine. Noon ko sila nakilala ng lubusan. Mababait naman pala sila at noon ay parang tinanggap na rin nila ako sa kanilang pamilya. Isa lang ang pakiusap sa akin ni Kuya Joseph. Ito ay huwag ko raw sanang lolokohin si Catherine para daw tuloy-tuloy ang magandang samahan namin. Nangako naman ako sa kanya. Nakipag-shake hands silang apat noon sa akin. Good luck sa relationship ninyo ha, bati pa ni Kuya Joseph. Nalasing ako noong gabing iyon, nahilo at nagsuka pa. Pero may mga nag-alaga sa akin. Si Catherine at Kuya Joseph, pinunasan nila ako ng mainit na bimpo at nilagyan pa ako ng pulbos. Kinaumagahan ay masakit ang ulo ko pero pagmulat ko ng aking mga mata ay nasa tabi ko si Kuya Joseph. Natutulog na walang unan at kumot. Samantalang ako ay nakaunan at nakakumot. Sabi niya ay pinagamit daw niya ang mga gamit niya. Natouch ako noon sa kabaitan nila. Masakit man ang ulo ko noon ay masaya ako dahil nakatagpo ako ng pamilya. Naging masaya ako sa mga sumunod na araw. Lagi akong nagpupunta sa apartment ni Catherine at madalas noon ay nakikikain. Kung minsan ay bumibili ako ng ulam at lulutuin sa palengke tapos ay doon naman namin niluluto sa apartment. Kath, nandito na ang asawa mo. Tawag kay Catherine kapag dumarating na ako. Hi honey, bati naman sa akin ni Catherine kapag nakita na ako. Tapos magluluto na siya at tutulungan ko naman siya. Masaya ako na parabang kumpleto ang buhay ko dahil kay Catherine at mga pinsan niya pero hindi ko alam na may darating na pagsubok sa akin na halos hindi ko na kinaya. Nakilala ko si Mylene. Siya ang nakipagkilala sa akin. Pareho kami ng eskwelahan noon. Una ay nakipagkaibigan lang siya. Tapos ay lagi na niya akong inaabangan sa hallway. As a friend ay pinakikitunguhan ko naman siya ng mabuti. Kahit na noong magaya siyang kumain sa isang fast food. Naghiwalay kami dahil kailangan ko nang pumasok sa trabaho ko pero bago ako pumasok ay dumaan muna ako kina Catherine. Si Eloy ang nagbukas ng pinto sa akin. Masakit ang titig niya na sinundan pa niya ng mura. Hinila niya ako sa loob at saka ako tinulak sa upuan at sumigaw si Eloy at sinabing, nandoon ako. Bumaba si Brian at mas galit kesa kay Eloy. Minura ako kagaya ng murang ibinigay sa akin ni Eloy pero suntok sa mukha at sikmura ang kasunod. Ako'y tanong lang ng tanong kung bakit nila ako sinasaktan at ginagawa sa akin yon. Umiiyak daw si Catherine dahil nakita niya akong may kasamang ibang babae. Nagpaliwanag ako kina Eloy pero huwag kang gago, lalaki din kami. Noon pa lang ay binalaan ka na namin na huwag mong lolokohin si Catherine, sabi pa ni Brian. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong magpaliwanag at hindi rin ako kinausap ni Catherine. Masakit ang katawan kong umalis sa apartment nila at tumatak pa sa isipan ko ang sinabi ni Eloy sa akin. Dobling sama ang aabutin mo kapag si Kuya Joseph ang nakakita sa'yo, sabi niya. Noon ay hindi na ako nakapasok ng trabaho ko kahit na alam kong may warning na ang manager sa akin dahil sa pag-aabsent ko ng walang pasabi. Ilang beses na rin kasi akong hindi nakapasok dahil napapasubo akong makipag-inuman kina Kuya Joseph. Kinabukasan noong mag-report ako sa trabaho ko ay may love letter sa akin ng manager namin. Love letter na nagsasabing terminated na ako.
Lesson sa akin yun. Hindi ako naging responsable. Yung natitirang oras ko before ng klase ay ginagamit ko sa paghahanap ng ibang trabaho pero wala akong nakita. Nakuha ko pa naman ang sweldo ko noon pero pang tuition ko yun. Kailangan ko talagang makakuha ng bagong trabaho bago ako mamatay sa gutom. Pakiramdam ko noon ay wala na ulit akong kakampi at galit na sa akin sina Catherine. Sa school ay nagbaga ang tingin ko kay Mylene noong makita ko siyang nag-aabang na naman sa akin. Iiwasan ko na siya noong may tumapik ng malakas sa balikat ko at pinaghalong tapik at tulak yon dahil talagang malakas. Mainit na ang ulo ko noon at may ganoon pa sa akin kaya parang handa na rin akong makipagsapakan noon. Pero noong makita ko na si Kuya Joseph ang gumagawa noon sa akin ay bigla akong natakot at ang unang pumasok sa isip ko ay ang tumakbo. Kung sina Eloy at Brian nga, binugbog ako eh, si Kuya Joseph pa. Tinakbuhan ko nga siya at yung mga kaklasmate kong lalaki lalong gumagatong sa takot ko. Katapusan mo na yan pare, sabi nila sa akin. Mas mabuting lisanin ko na raw ang bayan kung gusto ko pang mabuhay. Sinabi ko lang kunwari na hindi ako dapat matakot dahil wala naman akong kasalanan. Pero matapos akong mabugbog nila Eloy at Brian at muntikan na rin kay Kuya Joseph ay talagang natatakot ako. Hindi na nga sana muna ako papasok pero examination period namin noon kaya tinapangan ko na lang. Wala na rin akong pera noon dahil pinag-tuition ko na yung sweldo ko. Wala na akong pambili ng pagkain. Mula sa eskwela, isang hapon ay dumaan ako ng katedral. Doon ako nagdasal at humingi ng awa. Kung iisipin ay parang ang kapal na mukha kong humarap sa kanya matapos kong hindi to pa rin ang panata ng Lola Emmy ko para maging pari ako. But there's a part of me noon na nagsasabing nauunawaan naman siguro ako ng Diyos. I beg for His mercy and guidance. Nanganganib ako noon at naghihirap. Umiyak pa ako para kasing sinisisi niya ako na sana daw ay tumuloy na lang ako sa Roma. Humingi ako ng tawad sa Panginoon dahil sinunod ko ang gusto ko. Somehow ay nakaramdam ako ng paggaan ng dibdib ko noong lumabas ako ng simbahan kahit na kumakalam noon ang sikmura ko. Pagdating ko ng bahay ay pansit kanto ng naging hapunan ko. Noon ko inisip na tinulungan ako ng Diyos. Sa loob kasi ng supot ng pansit canton ay may maliit na pirasong papel na kailangang ipop up. Doon ay nakasulat na nanalo ako ng 1,000 pesos. Kailangan lang daw i-claim sa bangko. Tuwang-tuwa ako noon at naibalita ko pa ito sa mga kakwarto ko sa kasera. Nanalangin muli ako noong gabing iyon at ako'y tunay na nagpasalamat sa Panginoon. Nararamdaman ko na siya noon. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagkalinga, at ang pagbabantay sa akin. Nararamdaman ko na naroon siya. Love Stories. Pero joke lang pala yun, ang pagkapanalo ko. Kinabukasan ay hindi ko makita ang coupon na nakita ko mula sa Pansit Canton. Hinanap ko pero hindi ko nakita. Pinagbintangan ko pa ang kakwarto ko na siya pang pinagmulan ng away. Gutom na gutom ako nung umagang iyon at wala na rin akong perang pambili ng pagkain. Halos pamasahay ko na lang papasok ng eskwelahan ng pera ko. Kumain na lang ako ng biskwit bago ako pumasok para mag-exam. Sa loob ng school ay nakita ko si Eloy. Masakit ang titig niya sa akin.
Agad na lang akong pumasok sa classroom namin. English subject ang exam ko noon at bading ang instructor namin. Matagal na niya akong pinipilit na sumama sa kanya pero wala akong balak na pumatol sa isang gi kaya iniiwasan ko siya. Pinagbuti ko lalo ang pag-aaral ko para hindi siya makagawa ng batas na ipitin ako kung sakali. Pero nung time na yon, Papa Dudot, ay parang kailangan ko ng tulong niya. Kahit anuman ang maging kapalit. Handa na akong kumapit noon sa patalim. Pagkatapos ng exam ay nilapitan ko siya. Nakangiti siyang muli at tinatanong kung gusto kong mag-lunch kasama siya mamaya. Pumayag ako. Actually po, kailangan ko ng tulong mo ngayon. Sabi ko, name it Aquiles. I'll do everything for you. Sabi niyang inaayos pa, kunwari ang kwelyo ng polo ko. Sinabi din niyang hintayin ko siya sa gate ng 12:15. Gusto ko yung ideya na magla-lunch kami dahil gutom na ako noon. Pero yung ideya na hinihintay ko siya sa gate ay hindi. Iyon ang pinakadelikadong lugar sa eskwelahan para sa akin noon. Sinabi ko na lang sa kanya na sa karinder niya na lang kami magkita. Umuo naman siya. Pero noong papalabas na ako ng gate ay sumakto ang kutob ko. Nasa gate sina Kuya Joseph. Nang hina ako sa takot noon. Dahil talagang wala na akong lakas. Kagabi pansit kanto ng kinain ko. Agahan ko biskwit tapos maghihintay pa ako ng 12:15 para makapananghalian kasama ang teacher kong bading. At alam ko na kasunod noon ay hihilingin niya ang katawan ko kapalit ng tulong na hihingiin ko naman sa kanya. Pero parang hindi na ako makapananghalian noon dahil inaabangan na ako ni na Kuya Joseph. Digta ng isip ko na muling tumakbo pero wala akong lakas. Lumakad na lang ako pabalik ng eskwelahan nang may lalaking tumawag sa pangalan ko. Kakarimpas na ako ng takbo at ayoko na sanang lumingon pero sa boses ay tinawag akong anak. Napalingon ako. Si Papa ang nakita ko. Tatlong araw na raw na pabalik-balik si Papa sa eskwelahan. Nag-inquire na raw siya sa registrar at dean's office kaya niya nakuha ang schedule ko. Nakalabas kami ni Papa ng eskwelahan dahil sumakay kami ng kotse niya. Naiiyak si Papa noong kumakain na kami. Ikinuwento ko sa kanya ang mga nangyari sa akin. Lalo na sa kakulangan ko ng pera at pagkain. Pero sabi niya, believe daw siya sa akin. Ako nga daw ang nagmulat sa kanya at nagpalakas sa loob niya. Isang buwan na rin daw ang nakakaraan mula noong umalis si Papa sa bahay ni Lola Emmy. Nakipaghiwalay na raw siya kay Mama. Sawa na rin daw siya sa pagiging tau-tauhan at sunod-sunuran kina Mama at Lola Emmy. Naaalala ko nga ang sinabi ko kay Papa noong habulin niya ako noong tumatakas ako. Ayokong maging kagaya mong sunod-sunuran sa kanila. Sigaw ko sa kanya noon. Pwede ba akong sumabit sa bahay mo? Sabi ni Papa noon sa akin. Siyempre naman, tatay kita eh. Sabi ko. Nagsama kami ni Papa sa isang apartment. Marami naman siyang pera noon kaya nakabili kami ng mga gamit. Tapos ay nagsimula na siya ng kanyang negosyo. Buy and sell at doon siya expert. Kasi ganoon ang nature ng trabaho sa negosyo ni Lola Emmy na minamanage ni Papa. Lahat ay naging nasa ayos. Masaya ako kasi dumating ang alas ko. Naakala ko noon ay queen lang. Iniyahatid nga lang ako at sinusundo ni Papa sa eskwelahan dahil natatakot akong dumaan sa gate. Pero noong sabi ni Papa na makipag-usap na ako kina Kuya Joseph ay sinunod ko siya. Dalawa kami ni Papa na nagpunta sa apartment ni na Catherine. Galit si Kuya Joseph sa akin noong una dahil tinakbuhan ko siya. Kakausapin lang daw sana niya ako pero tinakbuhan ko naman siya kaya naisip daw niya na talagang guilty ako. Pero nakausap na raw ni Kuya Joseph si Mylene at doon nila napatunayan na
wala naman talaga akong kasalanan. Kaya daw nila ako inaabangan sa gate para maisama nila ako sa apartment at maayos ang gusot sa relasyon namin ni Catherine, pero iwas daw ako ng iwas. Noong araw na yun, Papa Dudut, ay naayos ang lahat. Promise, hindi na ako basta magsiselos, sabi ni Catherine, bago humilig sa dibdib ko. Nagsorry din ako kasi muntik na siyang hindi maipaglaban. Natakot ako noon. Sa totoo lang, dapat ka talagang matakot. Hindi ka sasantuhin ng mga pinsan ko kapag niloko mo ako, sabi niya. Never, sabi ko. Sa mga mata niya, ako nakatitig. Nasa kwarto nila kami noon at dadalawa lang kami. Si Papa ay nakikipag-inuma noon sa baba. Ngumiti siya at napakatamis at nakita ko ang pagsulyap niya sa mga labi ko. Alam ko ang ibig sabihin noon. Kasunod noon ay ang pagdampi ng mga labi namin sa isang mahaba at hindi makalilimutang paghalik. Ang buhay namin ni Papa. Masaya kami at nag-i-enjoy. Na-enjoy namin ang freedom namin matapos itong may pagkait sa amin ang matagal na panahon, lalo na sa kanya. Ilan taon din kaya siyang kumapit sa saya ni Mama. Ngayon, pareho na kaming malaya.
Friday night ang paborito namin dahil nagpupunta kami sa bar na magkasama. Alam niyo naman, buhay ng pagiging single. Pero may pangarap kami ni Papa na siyang pinagsisikapan niyang matupad. Magpapayaman lang daw siya at magpapalakas. Isang araw ay babalik siya ng Maynila. That time, hindi na kami kayang diktahan ni Lola Emmy. Alam ko na marami pang mangyayari sa buhay namin, Papa Dudot. Siguro, magkakabalikan pa sila ni Mama or mag-aasawa siya ng iba. Ano man ang mangyari, hindi ako kukontra sa gusto niya basta alam niyang tama at sure siya sa gagawin niya at dapat masaya siya. Susuportahan ko si Papa sa mga bagay na gusto niyang gawin kasi ganun din siya sa akin. Strong ang relationship namin ni Catherine. Naging matibay ang relationship namin ni Catherine. Hindi lang dahil sa takot ako sa kanya, kundi dahil talagang mahal namin ang bawat isa. Marami kaming pangarap at sabay kami lagi ni Catherine na nagsisimba tuwing Linggo. Sabay kaming humaharap lagi sa Panginoon upang kanyang basbasan ang aming pagmamahalan. At alam kong naiintindihan ako ng Panginoon kung bakit na iyon ang pinili kong buhay. Ang maging maligaya kasama ang taong minamahal ko. Ito po ang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa ko, Papa Dudot. Maraming maraming salamat at sana po ay mabasa po ninyo ang kwento ng aking buhay. Maraming salamat sa ating kabarangay na si Leonard sa pagbabahagi ng iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa lahat po ng ating mga kabarangay, maaari din po kayo maging bahagi ng ating kwento sa ating pong fanpage account. Hanapin lamang po ang Barangay Love Stories. O kaya naman po ay mag-text sa akin, Papa Dudot space on, ang inyo pong mensahe at ipadala sa 4627. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po ng ating pong mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love.